Ang mga bakuna ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang biyaya ng siyensya. Sa tulong nito, naaalerto na ang immune system ng isang tao hinggil sa mga uri ng bakterya o virus na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa katawan. Dahil sa bakuna, naiiwasan o nababawasan ang malaking epekto sa katawan ng ilang mga sakit tulad ng tetanus, polio, at ang pinakabago, ang COVID-19. The mathematical computation says 24 million lives have been saved by vaccination alone. At nitong 12 ng Nobyembre, isinagawa ang World Pneumonia Day 2022. Hindi po ito fake news, ha? Ang pneumonia, bago pa man dumating ang COVID-19 pandemic, ay kilala na po natin bilang isang napakatinding sakit. Kabilang ang pneumonia sa top 3 killer diseases sa bansa, na kumikitil ng halos 58,000 mga buhay taon-taon. Kaya naman, kasama ang iba't ibang mga health professionals, officials, at mga kasama sa media, sabay-sabay ikinampanya ang championing the fight to stop pneumonia together. 'Pokus ang lampas 2 oras na programa sa paghikayat sa mga mamamayan na magpabakuna laban sa sakit na ito, pagpapaalala sa mga kahalagahan ng bakuna at mga updates tungkol sa mga gawain ng gobyerno. Lalo na if we see a patient that is immunocompromised or diabetics, these are the target natin na mapaalam sa kanila na mahalaga that they get vaccinated. Aligned with the universal healthcare and aligned with what we want really, prevention. Kaisa rin sa Department of Health Officer in Charge Undersecretary Dr. Beverly Ho sa kampanyang ito. Kaya patuloy tayo sa pag-push, no, na ang mga vaccine preventable disease ay talagang mapuksa natin sa pamamagitan ng napakataas na immunization coverage. So, yung DOH, marami tayong programa ng libreng bakuna na makukuha sa mga health centers. Kaya paalala ni Dr. Ho, sabay-sabay tayong mag-hashtag na Stop Pneumonia Together.